Fat. FLM Blogger Boom Boom. Shut up, everybody! Boom, boom! Kamusta tayo dyan, mga ka-fiber? Welcome back ulit sa akin channel, mga mom, mga sir, saan mang dako ng mundo kayo, naroon! Saludo po ako sa inyo. Welcome back ulit, mga ka-fiber, at meron tayong pag-uusapan ngayon na isang vlogger. Vlogger nga po bang matatawag ito na manggagamit, mangluloko. Actually, yung kanyang YouTube channel po is hindi naman ganun kalalaki ang mga views doon sa mga ina-upload niyang videos. Kaya lang, ang kinukundi na po namin dito, kami ng mga grupo ng mga FLM vlogger, ay yung ginagawa niyang Facebook page. Sa kanyang Facebook page, mga ka-5, makikita mo na napakarami ng mga shares, napakarami ng mga nagko-comment, napakarami ng mga nagla-likes na sinasabi dito yung kanyang Facebook na sinasabi dito sa kanyang Facebook page na Francis Leo Official. Tama ba yan? Francis Leo Marcos Official. Well, itatag ko po dyan yung ginawang video ni Sir DJ Ram Lagata para makita niyo po dun sa mga hindi pa po nakakapanood. Dun sa mga hindi pa po nakapanood. Ulitin ko po. So, meron din po siyang video sa YouTube na sinasabi niya na salamat kay Francis Leo Marcos, bla bla bla, ganun. At bibigyan natin ng reaction niyan, mga ka-59. Update lang po tayo, no? Si Francis Leo Marcos is magbibigay ng magbibigay siya sa tatlong mga anak na nag-aaral. So, ito po yung video na sinasabi niya. So, but before that, guys, I'm like this video. So, itong topic natin is para kay Francis Leo Marcos na nagbibigay tulong or ayuda sa kanyang Facebook page. So, clap. Ayan ha. Tulitin natin ha. Para kay Francis Leo Marcos na nagbibigay tulong or ayuda sa kanyang Facebook page. So, samantalang, ang Facebook page po ni Sir Francis Leo Marcos ay iisa lang po yan. Ang nag-iisang Apo Francis Leo, wala pong iba, at saka hindi po siya nagbibigay ng ayuda sa kanyang Facebook page doon sa mga nakakakilala, siyempre sa FLM family worldwide. So alam na po natin yung kung paano tumulong si Sir Francis. Ngayon, sana po makarating ito, ano, sa karamihan, ikalat yung mga video na ginagawa ng mga FLM family, ng mga FLM vlogger, patungkol dito sa mga mapagsamantalang tao katulad nito nga si Jerry Binsing. Ayan, katulad ito si Jerry Binsing na ito, na talaga naman ang ginagawa niya ito ay malinaw na pangluloko, ano, yung sa Facebook page na yun, mga ka-5. May mga pinapakita pa siyang pera doon, photo, meron pang sinasabi na photos doon na sinasabi na may hawak na pera, na salamat daw. Paano kami maniniwala naman sa iyo, brother? Kung ang iyong mga ginagawa ay isang gawain ng isang poser, yun sinasabi na kumukuha ng mga litrato sa ibang Facebook account, kumukuha ng mga litrato sa Instagram, kumukuha ng mga litrato kung saan-saan sila pwedeng kumuha ng litrato, at ipopost nila sa kanilang Facebook page. So maliwanag po ba sa sikat ng araw ito, mga ka-59, na itong nilalang na ito ay isang mandarambong, mandurugas, mangluloko, manggagancho. So syempre po, hindi natin alam yung mga hindi lubos na nakakilala kay Sir Francis yung nagbibigay syempre ng tulong sa kanya, magpapaabot sa kanya ng mga tulong, o gusto ko yung ginagawa mo, ganito, ganito. Sa ang pagkakaalam nila kasi ay official page po yun ni Sir Francis. Ngayon, bakit po namin ginagawa ito, mga ka-5 na yun, no, sa mga FLM vlogger? May mga kanya-kanya po tayo mga viewers kung saan-saan po nakakarating ang ating mga videos. So sa pamamagitan po ng ginagawa namin ito is mapakalat po itong nagngangalang Jerry Binsing. Ayan, Jerry Binsing, yung kanyang YouTube channel. Kung pagtulong-tulungan natin, mga ka-59, na i-report natin ito, hindi malayong mangyari na matutulad ito kay Unano, na nasunog nga po ang kanyang channel.
So kung pagkakaisahan natin itong mga ka-5 na i-report yung kanyang YouTube channel at i-report yung kanyang Facebook page, tuluyan po itong mawawala at matigil po ang ginagawa niyang pangluloko. Ang masakit dito mga ka-5, no? Si Sir Francis ay tunay na tumutulong. Si Sir Francis ay laging nandyan sa mga nangangailangan. Itong mandarambong na ito, na malinaw na pangluloko na ito, is hindi nag-iisip kung ano magiging epekto nito kay Sir FLM. Hindi niya iniisip yung mga pwedeng mangyari, kundi iniisip niya lang dito yung kanyang sariling kapakanan, yung pwede niyang makuha financially doon sa mga mag-i-sponsor sa kanya, dahil akala nga official page ni Sir Francis yun. Pero mga kapatid, no? Sabi nga ng karamihan, ang lahat ng mga ginagawang hindi mabuti sa kapwa ay hindi po nagtatagal yan. Lahat ng mga yan ay mga pangsamantala lamang po. Oo, sige, nag-i-enjoy ka, ginagawa mo ngayon yan. Nakikinabang ka, masarap ang pakiramdam mo kasi nakikinabangan mo. Pero later on, malalaman mo na ang iyong mga ginagawa pala ay hindi naaayon sa tama. Magsisi ka man, huli na, pero at least sana naman, sir, Mr. Jerry, eh sana naman habang maaga pa, mapansin mo yung mga ginagawa namin ito. Dahil kung ipagpapatuloy mo po yan, maaaring yung may mga kapit, yung may mga sapat na budget para sampahan ka ng kaso, ay gagawin po nila yan. Ngayon, attention po ako doon sa mga batas o sa mga departamento ng ating gobyerno na nakapokus sa mga ganitong klaseng tao, ano? Imbestigahan nyo ito. Kung hindi nyo kayang imbestigahan, is baka naman mayroon pang ibang mag-imbestiga dito para lang ninyo masampahan ng kaso o matanggal itong Facebook page na ito, pati yung kanyang YouTube channel. Masakit mga ka-5-9, no? Ayaw natin nakikita na mayroong tayong mga tinatawag na nasasaktan na tao. Ayaw natin yung nakikita na mayroong natatapakan na tao. Pero kung ganitong klase man lamang po ang iyong pagbablog, wala pong masamang mag-vlog. Lalo na patungkol kay Sir Francis. Kasi po, lahat ng kanyang kabutihang ginagawa ay pinapakita natin at ikinakalat natin sa buong mundo. Tama po yan. Wala pong mali dyan. Ang mali lang kasi dito, mga ka-5-9, at dapat kundinahin talaga natin lahat, yung ginagawa niya sa kanyang Facebook page na pangluloko, na sinasabing magbibigay ng ayuda daw kuno, na sinasabing magbibigay daw kuno ng mga tulong, na may tutulungan pamilya, na hindi naman napapatunayan. Niwala nga siya mga video ng totoong taong natutulungan niya, kundi puro litrato at mga re-upload ng mga video ng FLM family, FLM vlogger. So mga ka-5-9, mag-ingat po kayo, ha? Mag-ingat po kayo sa taong ito, sa kanyang YouTube channel, sa kanyang Facebook page. Pag-ingatan po natin na huwag natin itong suportahan. Huwag natin itong tangkilikin. At ipakalat natin mga ka-5-9 sa ating mga kakilala pa na ang Facebook page na ito is hindi po ito legit o hindi po ito official na Facebook page ni Sir Francis Leo Marcos. Magsilbing aral po nawa sa atin itong mga ka-5-9, ano? Yung tipo bang sinasabi palagi ko, yung bang tipong sinasabi ko palagi na maging mapagmatsyag po tayo sa mga nangyayari sa ating paligid. And then saludo po kay Gillian TV, no? Dahil siya po nakadiscover nito. At sana po mga ka-5-9 is maging alerto tayo sa lahat ng bagay, sa lahat ng mga nangyayari sa paligid natin, sa lahat ng mga ginagawa natin at mga pwede natin gawin at gawin sa atin. Yung bang tipong sinasabi na kapag na-alarma ka at napansin mo na parang mali ang ginagawang ito, ay i-report na agad natin sa mga dapat makaalam ng mga itong pangyayari at ng mga aksyonan po ito mga ka-5-9. So sa ngayon lang po, ang ating magandang may tutulong dito is i-block o i-report yung kanyang Facebook page, Francis Leo Marcos Official, at yung sinasabi na yung may picture po na parang Superman po yun na may mukha ni Sir Francis, at yung kanyang kanyang YouTube channel na Jerry Bensing. Ayan mga ka-5-9, dagdagan ng thumbs down,
At ng ma-demonetize at ng ma-report itong kanyang YouTube channel din ay malagas din po. Maraming maraming salamat mga ka-Five Nines, patuloy na pagtiwala at pagdarasal. Ilang pagtitiis na lang ang ating hihintayin mga ka-Five Nines. Maraming maraming salamat po mga ma'am, mga sir. Saan mang dako ng mundo kayo naroroon, saludo po ako sa inyo. Ingat tayong lahat. At huwag natin kakalimutan ang magpasalamat tayo sa araw-araw na buhay na ibinibigay sa atin ng nakilang lumikha. Boom! Boom! Ingat tayo mga ka-Five Nine. Salamat po.